Hi mga katambay at welcome back sa ating panibagong video. Ito na ang full chapter para sa chapter 1123 ng One Piece. Sabay-sabay nating alamin. Pero bagay na, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at itang bell para maging updated sa mga spoiler, theory at chapter patungkol sa One Piece. Salamat sa suporta mga katambay. O paano, simulan na natin. Let's go! Magsisimula ang chapter dito sa aftermath ng epekto ng haki ni Joy Boy. Nangihingi nga ng update yung HQ ng Marines kung ano na ang nangyayari sa Egghead. At makikita natin dito ang nangyayari. Lahat nga ng mga Marines ay nakahandusay kahit na yung mga matataas na yung ranggo. Kapitan man yan o Vice Admiral ay hindi nakaligtas sa haki ni Joy Boy. Ito ngang si Snake na kahit nasa bubble shield ay ginigising si Vice Admiral Pomsky dahil nga nakita niya napatakas na yung mga Giant at ang mga bida natin. Doon naman sa barko ng mga Giant ay nakita nila yung nangyari sa mga Marines. Nireport ng isang Giant na ang galing daw. Lahat ng mga Marines ay tulog. Natawa naman si Brogy sa narinig niya na talaga daw ba? Sabi naman ni Dory na mas malakas pa daw yun sa haki ni Shanks. Buti na nga lang daw hindi sila nadamay sa haki na yun. Itong si Luffy naman tuwang-tuwa din at nagpasalamat siya kay Emmett. Sumigaw nga ito doon sa Iron Giant na maraming salamat sa lahat ng ginawa nitong Iron Giant. Hindi na nga nakasagot si Emmett dahil wala na nga itong power. Pero alam natin na ito yung gusto ni Emmett, ang makatulong kay Luffy. Dahil nga doon sa nangyari ay itong sila Dory at Brogy ay sinabi na maglayag na daw sila habang tulog pa yung mga Marines. Sumigaw naman sa tuwa yung ibang mga Giant na o sige daw, maghahanda na sila sa paglalayag. Makikita natin dito sila Bonnie na nakayakap kay Kuma, sila Zoro na kampante na, si Usopp na tuwang-tuwa dahil nakita niya sila Dory at Brogy, at si Luffy na bumalik na ulit sa dating anyo niya at tuyot nga ito. Nakahiga nga ito sa legs ni Nami para magpahinga sana all. Si Sanji naman dito ay tinitingnan ng bangkay ni Vegapunk at kinakausap nga ito. Yung mga sinasabi daw nito kanina, nung buhay pa siya, hindi daw maintindihan ni Sanji yon. Lahat daw ba ng yon ay totoo? Hindi daw niya masyadong nasundan yung mga sinabi at habilin itong si Vegapunk dahil masyado daw yung kakaiba at matindi. At mapupunta na nga tayo sa isang flashback patungkol sa ginawa nila Vegapunk. 2 weeks to bago yung nangyaring gera. May napansin kasi sila Vegapunk na mali sa power station. Kailangan daw nilang bantayan kung maaapektuhan yung particle density at neutron flux. Sabi ni Shaka na yung energy daw na ginamit para sa Seraphim ay talagang tumataas pa. Magkakaroon daw ng problema kapag nagkamali sila ng kalkuladon. Sabi naman ni Pythagoras na teka lang daw, iba daw yung mga nare-receive nila ngayon kumpara sa nakaraang reading nila. Sabi naman ni Vegapunk na tama, iba daw at yung rate daw ng reaction ay tumataas din pero stable naman daw yung power station. Napaisip nga si Shaka dito at nasabi niya na yung data daw na nakita nila ay parang may kakaiba na parang may nakialam doon sa Mother Flame at nagnakaw nga ng energy. Bawat isang data points na related sa power station ay maingat daw na modified para magawa daw yung balak nito at yung pwedeng gumawa lang daw noon. Natigilan nga yung tatlo at biglang napasigaw si Vegapunk na isa din daw sa Vegapunk. Hililit daw ba yon? Sabi naman ni Shaka na sigurado daw siya na sila lang tatlo yung tanging nakakaalam ng nangyayari at matino. Sabi naman ni Pythagoras na di daw biro kasi yung ninakaw. Sabi naman ni Vegapunk, kailangan daw nilang bantayan ng mabuti yung apat kung sino talaga yung salarin. Lalo na daw itong si Lilith. Kailangan daw nilang i-offline yung mga utak nila at in-stealth mode din daw nila. Sabi naman ni Shaka na tama daw kung yung memory daw nila sa nangyayaring pag-uusap ay ma-upload sa pang-record sa itong si Lilith daw o ibig sabihin daw ni Shaka ay yung salarin ay malalaman nga yung plano o yung pinag-usapan nila. Eto na, makalipas ang isang week, tinawag nga ni Pythagoras itong si Vegapunk at si Shaka. Sinabi niya na alam na daw niya kung sino yung salarin at ito nga daw ay si York. Nagulat nga dito si Vegapunk sa nalaman niya. Makikita nga natin dito si York na natutulog. Sabi nga ni Pythagoras dito ay yung mga nilalagay daw ni York na mga memory sa punk records ay mga palabas lang. Nalaman din daw nito na itong si York ay planado din yung ginawa niya dahil pinapakailaman daw nito yung mga surveillance Dendenmushi na nakakalat doon sa pinangyarihan. Bigla naman napatanong si Vegapunk na bakit daw gagawin ni York yun. Sabi naman ni Shaka na mali daw yung pamimintang niya kay Lilith. Sabi pa ni Shaka na nalaman din daw niya na meron daw nagpakawala sa mga civis ng walang paalam. Sabi pa ni Pythagoras na meron din daw siyang nakita na puting Dendenmushi na pang-jam sa signal. Sabi naman ni Vegapunk na alam daw niya na pwede nilang i-reconstruct yung call data directly mula daw doon sa long distance Dendenmushi nila. Nang pinakinggan na nila yon, dito na nila nalaman na nagsumbong na si York sa mga Gorosei. Patungkol doon sa pagre-research ni Vegapunk sa Void Century. Sumakit na nga yung ulo ni Vegapunk dito dahil tumawag na daw pala itong si York sa Marijoa. At kaya daw pala may pumupuntang mga Cyberpol agents sa isla. Ito naman yung ilang araw bago magsimula yung gera sa isla. Makita natin dito si Vegapunk nakabado nga dahil sa nalaman niyang balita. Dahil yung Lulucia Kingdom ay binura sa mapa ni Im.
hindi pa daw niya malaman kung ano talaga yung nangyari, pero hindi daw maganda yung nararamdaman niya dahil sa nangyari na yon. Inutusan nga niya agad si Pythagoras na i-monitor kung may magbabago sa taas ng level ng tubig sa dagat. Sabi naman ni Shaka na di kaya may kinalaman daw yung nangyari na yon sa Lulusia sa pagnanakaw doon sa piraso ng Mother Flame. Sabi naman ni Vegapunk na sure daw siya doon dahil malamang daw na binigay yung piraso ng Mother Flame na yon sa world government gamit yung isa sa mga CBs. Kung iisipin daw ng mabuti ni Vegapunk ay malamang daw na yung isa sa mga ancient weapon ay hawak ng world government. At yung energy ng Mother Flame ay kailangan na ito nga daw yung kinuha ni York para mapagana yung weapon na yon. Pero malalaman pa din daw nila kung totoo daw yung iniisip ni Vegapunk. Hindi pa din daw siya makapaniwala at hindi nga daw niya yon maisigaw dahil bawal. Kasalanan daw niya yon. Isang siraulo lang daw ang gagawa ng ugali katulad ng greed at gumawa ng ganung gulo. Nabinigyan pa daw ng katauhan itong si Vegapunk. Sabi naman ni Shaka na meron pa daw ba silang magagawa para malabanan si York. Dahil alam daw nila yung plano nito. Sabi naman ni Vegapunk na wala na daw, huli na. Dahil yung motibo daw ni York ngayon ay hindi na malaman. Saka tatapusin pa din naman daw ng mga Gorosei yung mga tao nagre-research tungkol sa Void Century. Napatunayan na daw ni York yung silbi niya sa mga Gorosei dahil nga dun sa pagbigay ng piraso ng Mother Flame. Ang magagawa na lang daw nila ay yung sakyan ng tiwala na yon ng mga Gorosei kay York at gawin yung paraan para malaman kung ano pa ang pwedeng plano ng mga Gorosei sa Mother Flame. At magawa nila ng paraan na malabanan nila yung mga Gorosei. Sabi naman ni Shaka na pwede pa daw silang makaligtas kung tatakas na sila ngayon. Sabi naman ni Vegapunk na mag-prepare daw si Shaka ng isang barko para sa mga residente ng isla. May pag-asa pa daw yung mga yon na makaligtas pero sila daw ay imposible na. Yung Marines daw ay inutusan na yung bawat branch nila para bumuo ng sikretong plano para sa kanila. Hahabulin daw sila sa dulo ng mundo ng mga yon at yung kamatayan daw nila ay baliwala lang. At least daw sila meron silang nagawa. Di katulad sa Ohara noon 22 years ago, meron daw silang mga naimbento at pwedeng sabihin para marinig yung boses nila hanggang sa makakaya at maikalat nila ito. Ano daw ba talaga ang meron sa world government? Habang papalapit daw siya ay lalo nga daw lumalabo. Kung mamamatay daw si Vegapunk ay ibibigay daw niya yung buhay niya ng buo. Nagsorry nga si Vegapunk kay Shaka at Pythagoras. Sabi naman itong dalawa na wag nga daw magbiro si Vegapunk. Siyempre mga Vegapunk din daw sila katulad niya. Kaya iisa lang ang naiisip nila pero isa lang daw ang magiging issue doon. Ano daw ang meaning ng kamatayan para sa mga katulad nila? Sabi naman ni Vegapunk na magandang tanong daw yon. Meron daw silang dapat protektahan. Ito daw yung cloud loop na gumagawa ng mga ulap. Itong mga artificial na ulap ay ito daw ang posibleng magligtas sa mga tao sa darating na panahon. Nagsimula na nga itong tatlo sa plano nila. Nakita ni York si Vegapunk sa Iron Giant at napatanong to kung ano ang ginagawa nito doon. Itong si Vegapunk naman ay syempre nagkukunwari pa din. Sabi nito na ganun pa din daw katulad ng dati kung yung experiment daw nila ay ma-optimize yung Mother Flame at magawa daw noon na mapagana yung Iron Giant ay isang breakthrough daw yon para sa kanila at doon sa kanilang pangarap na energy source. Si York naman ay nakangiti at maganda nga daw yon kapag nagawa na nila. Nakangiti man si Vegapunk pero napapaisip ito na sana nga daw ay hindi nila ma-perfect yon. 2 days bago yung present time ay dito na nga ginawa nung tatlo ang pagre-record na nasaksihan natin sa mga nagdaang chapter. Ito yung pagre-reveal ni Vegapunk. Pagkatapos nila magawa yung recording ay dito na nila dinelete yung memory nila sa pagre-record dahil kapag hindi nila ginawa yon at may nakahalata doon sa pagbabago sa memories nila lalo na itong si York ay mabibisto sila sa plano nila. Kaya mas mabuti daw na burahin na lang nila yung memory nila na yon. Dahil daw doon sa gagawin nila ay may mga consequence daw na mangyayari. Mawawala yung memory nila sa nangyaring recording. Patungkol sa ginawa ni York na pagnakaw sa Mother Flame at yung nanganganib yung buhay nila. Sabi naman ni Shaka na ang dami daw nilang dinanas na hirap dahil doon sa mga natuklasan nila. Sabi naman ni Vegapunk yung takot na madadama nila na parang bagong bago sila. Pero nakagawa naman daw sila ng hakbang para malabanan nila yung mga kalaban nila at nagawa nila yon ng maayos. Kung may mangyari man daw na hindi nila ninanais ay sure naman daw sila na kanila ang tagumpay. Yun nga, na-erase na yung memorya ng tatlo at nagtataka sila bakit nandun sila sa Memory Research Lab. Nakita ni Vegapunk yung isang papel na may mga nakasulat. Ang nakasulat nga dito ay Good Morning. Malamang daw na nagtataka itong tatlo bakit wala silang maalala at parang may bumura sa memory nila. Marami daw ang mangyayaring kakaiba at magugulat na lang daw sila sa mga sorpresang dadating. Pero meron nga daw itong isang sasabihin. Yung world government daw ay natuklasan na yung pagre-research nila tungkol sa Void Century. Dito na nga nagulat yung tatlo. Sabi pa sa sulat na nagawa na nga daw niya lahat ng mga pwedeng paraan at mga sagot para doon. Ang tangi na lang daw nilang magagawa ay magtiwala at mamatay. Ito pa daw pala. Itong emperor na si Luffy, ang straw hat
crew at ang pirata na si Bonnie ay nakarating na sa isla. Papunta na din daw yung mga Cyberpol agent. May dadating pa daw na isang batalyon ng Marines para harangan yung isla. At kasama pa nito ang Admiral na si Kizaru at ang Gorosei na si Saturn. Di nga makapaniwala yung tatlo sa mga nalaman nila sa sulat. Dito na din natin makikita itong usapan nila Sanji at Vegapunk. Sabi ni Vegapunk na pagkatapos daw nila ma-rescue si Bonnie ay mas mabuti daw na manatili daw siya doon sa isla. Nagtaka naman si Sanji at napasabi na bakit? Mamamatay daw siya doon. Sabi naman ni Vegapunk na hindi na nga daw siya magpapatulong para makatakas dahil gusto nga daw niyang mamatay doon. Sumigaw nga dito si Sanji na bakit daw gusto nitong mamatay. Sabi naman ni Vegapunk na may mas malalim pa daw na dahilan doon. Naniniwala daw kasi siya na yung kamatayan niya ay may meaning at may importansya ito na pwedeng maitama ang lahat. Sabi naman ni Sanji na malaking gulo daw yun. Hindi daw sila pwedeng magpabaya at hayaan na mamatay si Vegapunk. Mayroon pa daw isa, sabi ni Vegapunk, tungkol daw yun sa One Piece. Napatanong naman si Sanji na ano daw yun. Sabi nga ni Vegapunk na gusto nga daw niya na ang Straw Hat Crew ang makahanap nun at makakuha sa One Piece. Natapos ang flashback at makikita natin dito na masaya ang mga Giant kasama itong sila Usopp at Luffy. Tuyot pa din nga si Luffy. Si Usopp naman ay tuwang-tuwa at napasabi na tara na daw sa pangarap niyang lupain ang Elbap. End of the chapter. Okay, isang malupit na chapter ulit ang nakita natin at sa wakas panibagong paglalakbay na naman. Tapos na ang Egghead Island Arc. Ano naman kaya ang mga makikita natin sa bagong arc ng One Piece? Abangan natin yan. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over now.